So, nandito na nga po tayo ngayon sa partida kung saan makikita natin ang poso na nagbigay ng malaking tulong sa mga taong naninirahan natin. Ayan, atin po na, ano ba, hanggang dun lang. So, ngayon nandito na tayo sa partida kung saan makikita natin ang poso na nagbigay tulong sa mga taong naninirahan dito. Kaya ngayon, puntahan natin sila. Coconut na ba? Yan po. Ano pong naging buhay niyo nung wala pa po yung poso? Sobrang hirap, walang poso, malayo kami mag-igib. Sa ilog maglaba. Basta malayo kalahating kilometro. Ano naman po yung pagbabago ngayon na nakikita niyo na po meron na po kayong poso dito? Mas maganda na ngayon, manginhawa na, maayos na mga damit, malinis na. Tapos mainom na ang tubig. Salamat po. Ilang taon na po kayo nagbibigay nung wala pa po kayo po? Matagal na, 22. Ilang taon na po kayo nakatira dito? Mag-12 na. Ay, mag-12 na. So, yung poso po talaga ay malaking tulong sa kayo. Hindi, napakalaking tulong dito. Sa edad ba? Sa edad po na... Yan, ikaw pa rin po nag-iigod ng malaking tulong. Ito mahirap nga po pala. Mahirap talaga nga po. Ano pong experience po nung wala pa po kayo po? Nag-iigit pa po kayo sa mga kaya. Ano naman po yung pagbabago na nangyari na parang po kayo? Ano yung buhay niya nung wala pa po yung poso? Sinahirap yung hindi, nahirap sa tubig, malayo na iigipan. Gano'n po kayo katagal na nangyarahan? 20 years na kami. 20 years na po. So ano naman po yung mga pagbabago na nangyari sa buhay niyo nung nagkaroon na po ng poso? Yeah, mas makakap po yan. Maganda mo yung tubig. Yung karoon tubig dito, mas malapit. Hindi na kami nahihirapan. Apo, mas napapadali na po yung pag-ibigit niyo. Salamat po. So dito po pala kayo nakadala. Opo. Okay. Ilang taon na po kayo naninirahan dito? 10 taon na. Ano po yung buhay niyo dati nung wala pa po yung poso? Mahirap. Walang tubig. Saka, mahirap talaga mag-igib. Malayo po ba yung igib? Malayo. Malayo pa doon sa farm. Sa ngayon po, ano naman po yung pagbabago na nangyari sa buhay niyo nung dumating po yung poso? Masaya. Nakainit tubig, nakapaligo, napaglaba. Masaya na ako na may tubig na! Ano po yung pagbabago? Hindi kami nahirapang mag-igib. Ngayon na pag nag-igib ko sa malayo, ano po yung nilalakad niyo lang po? Nangayayas lang ako. Anong hihirap kayo? So, gaano po karami yung iniigib niyo? Baldi-baldi po ba? O drum-drum. So, mahirap na po talaga. And so, marami na po tayong nakausap tungkol sa mga nakaranas ng kaginhawaan nung nagkaroon sila ng poso dito. Yan po, ito po ang ating huling kakausapin. Tara, puntahan po natin sa ito. Tao po. Magandang hapon po. Magandang hapon. May mga katanungan lang po kami. Magandang umaga po. Yan, meron lang po kami mga konting katanungan tungkol po sa poso. Ano po yung naging buhay niyo nung wala pa po yung poso dito sa lugar niyo? Mahirap kasi
yung mga halaman namin or mga pananim namin katulad ng kangkong or kagandahan para doon sa aming lugar, hindi natutustusan ng tubig. Kaya nalalanta, namamatay na lang. Tsaka yung mga hayop namin na kailangan din magpainom katulad ng baka, aso, tsaka mga bibi, hindi sila na bibigyan ng lubos na tubig para sa pang-araw-araw. Tapos yung mga problema din namin sa labahan tsaka sa panghugas. So marami nga po talagang suliranin. Ano naman po yung pagbabago na ngayon nakikita nyo andyan na po yung poso sa lugar nyo? Maraming pagbabago kasi yung dating tanim namin na yung lupa bitak-bitak ngayon, patag na siya tsaka basa-basa. Kaya yung mga halaman namin na malulusog tsaka pwede nang anihin araw-araw kasi hindi nawawalan or hindi nauubusan ng tubig para pandilim. Tsaka yung aso namin, tsaka mga baka namin, tsaka bibi, hindi na pakalat-kalat kasi alam nila kung saan nila hanapin or pupuntan yung tubig na may inuman nila. Tsaka hindi na mahirapan sa paglalaba tsaka sa paghugas ng plato. So masasabi nyo nga po talaga na malaking tulong sa inyo ang magkaroon ng poso. Malaki kasi kita nyo naman yung lugar. Hindi na siya masyadong madumi. Tsaka nalilinis na mo yung mga part ng lugar na to para mas maging maaliwala sa mga taong pupunta dito. So maraming salamat po. So maaari po ba natin puntahan yung poso na itinayo dito? Sige po. Nakikita niyo naman po yung kaunlaran. Yung pinaka ginanda ng lugar namin. Ito po yung sinulong na poso sa amin. So marami na nga po kayang halaman. Ito po yung naitulong nila. Yan, yung halaman namin. Kadidilig lang din yan. Tapos, araw-araw nadidilig lang. Kaya, ito, maganda na siyang tignan kasi palagi nababasa eh, sakto naman yung init ng araw. Tapos, nandito rin po yung ibang gulayan po na tinanim namin. Ay, so nakapagtanim na kayo ng gulay. Ayan. Yung talong nga dati, ilagyag na yan eh. Kasi, walang tubig. Sayang na sa lupa. Kaya, yun, nagbubulok na lang. Sayang. Mm-hmm. Tapos, yan. Ngayon, inuumpisan ulit para maging mas malago yung halaman. Pag-iingat, syempre, mahirap na kumabuti yung tao. Sayang naman yung tubig nila.